Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong diesel doctor. Mayroon po akong gustong ipaabot sa inyo. Ito po ay may kinalaman sa isang clutch booster. Ano po ang isang clutch booster at saan po ginagamit ang clutch booster? Ang clutch booster po ay binubuo ng kombinasyon ng hydraulic fluid at ng hangin. At ano po ang purpose ng clutch booster? Ang purpose po ng clutch booster ay upang gumaan ang ating clutch pedal at hindi masyadong mamitig ang mga paa ng ating driver, lalo na po sa malalaking truck, na ang kanilang mga clutch at clutch cover ay sadya pong malalaki. At hindi po tatagal ang ating mga driver kung ito ay hindi ginagamitan ng clutch booster. So, importante po ang clutch booster, lalong-lalo na po sa malalaking truck. Subalit, sa ating mga conversion sa Pilipinas, mayroon din po tayong mga jeep malalaki na gumagamit ng malalaking makina, 6 cylinders at kahit po 4 cylinders ay inaada po natin ang isang clutch booster. At for this purpose, we need to make the driving easy, and at the same time, it is a very reliable one. So, sa ngayon po, narito sa aking likuran ang isang clutch booster. Ito po ay aking babaklasin at ipapakita sa inyo kung paano po ito nire-repair. At the same time po ay ipapaliwanag ko rin po sa ating board kung paano siya gumagana, kung paano gumagana ang mga piyesa sa loob pag sinuplayan natin ang hangin, at hanggang saan nakakarating ang ating brake fluid pag ating pinidalan. So, ang ibig ko pong sabihin ay ipapaliwanag ko kung paano gumagana ang kombinasyon ng hangin at ng brake fluid. Pero bago ko po baklasin ang clutch booster na ito, ay gusto ko munang ipakita sa inyo ng malapitan ang mga piyesa nito. Halin po kayo at ating tingnan. Ito po ang ating pong clutch booster ay ganito. This is our air tank. Air tank po ito. At sa ilalim po ng ating clutch booster, ito po ay mayroon tayong supply ng brake fluid which come from the master cylinder from the driver side. And it will come inside here, but the fluid will stay only up to this area until the air come from this air tank is push. What are inside? In this air cylinders or air tank are piston and seal rings. Ipapakita ko po sa pagbabaklas ko. Eh ano naman po itong isang side na ito? Ito. Ito po ay supply ng hangin at ito po ay nanggagaling sa ating relay. Galing po siya sa air tank. Okay? Pero dadaan po muna siya ng relay para masupplyan natin ng command air pressure galing sa ating driver. So once po na pinidalaan ang driver, ay magsusupply po ng hangin ang ating pedal, at ito po ay pupunta sa ating relay, at pagkatapos po ang relay ay magsusupply ng hangin papunta dito. Dito po ay meron tayong isang switch to open, at yun lang po ang gagawin ng ating driver is to open the switch from this area and the air will do his work. So ganun po kasimple. Ang pinipidalan lang po ng ating driver o ang pinaghihirapan lang po ng ating driver ay ibukas lang yung valve din sa pamamagitan ng hangin. Once po bumukas ang hangin, the air will do the work for pushing the very big clutch cover, at magdidevelop po siya ng hydraulic pressure sa pamamagitan ng hangin. Maiko-convert po at this side air into hydraulic pressure. So kaya po siya tinatawag natin may combination of air and hydraulic pressure. Hangin po, pumasok dito, pinidala ng driver, in-open lang po niya yung switch dito. At pag-open po ng switch, hangin na po ang magtatrabaho at itutulak niya ang piston sa loob.
at ang piston po ay may pushrod at itutulak niya yung piston ng cylinder o master cylinder. Ito po siya, oh, yung piston ng cylinder. Itutulak po yan ng hydraulic pressure na galing din eh, pero hindi po galing sa paa ng driver. Kung hindi, ang galing po sa paa ng driver ay hangin ang kanyang ibinukas, pinapunta rin eh, at ang hangin ay bumukas para itulak ng hangin din eh. Pumunta ang hangin dito sa likod ng piston na malaki sa loob. Ay papakita ko po sa inyo yung piston at itutulak po niya yung hydraulic pressure papunta sa ating pushrod. Ayun po yung pushrod. Ang pushrod po ay nakakabit sa ating fork o yung connection po ng fork. At yung fork po mismo, siyang mag-o-open ang ating clutch cover. So, yun po yung operation. Eh, ano po ire? Ire po ay bleeder ng hydraulic fluid. Yung po pumasok na brake fluid din eh, eh kuminsan po natatrap yung hangin, hindi siya masyado, hindi mahirap siyang pagganahin. Kaya po meron tayong bleeder dito. Eh, ano po itong isang to? Since gumagamit po tayo ng hangin, eh, kailangan po natin ng breather. The exhausted air or the used air should go out and it will go out in here in this breather. Yan po lumalabas yung exhausted air after na mapidala ng driver yung hangin para pumunta rito. Once po na naitulak niya na ito, eh kailangan pong may labasan yung hangin na yun at lalabas po siya dito sa breather. Ito po. So, dito po ay hangin at may, ito po ay brake fluid, diretso rin eh, diretso rito at dito po yung bleed. So, malino po. Ito po yung supply ng hangin, ito po yung supply ng brake fluid. Ito po ang ating piston, ang ating cylinder, and dito po ang ating piston sa loob. Ano po ang nasa loob dito? Piston pin din po, pero piston ng hangin na para pag ang hangin ay lumabas din eh at the back, from the back, air will come and this air will push the big piston and that piston has a push rod to push our cylinder piston. Ito po yung piston natin, oh. Ayan, tutulak po siya. At ito naman po ay itutulak niya yung big push rod na to papunta sa ating clutch cover o doon sa ating mekanismo ng clutch. Oh. Ayun po, ang mga paliwanag. At ngayon po ay ipapakita ko sa inyo kung papaano naman babaklasin ito. At pagkatapos po nito ay ipapaliwanag ko sa board yung kung papaano siya pong nagtatrabaho, how he works and what are the function of the different parts. For more clear information I can give you, ay yun po ang ating gagawin. So dito lang po at itutuloy po natin ang ating pagbabaklas. So narito na po siya at babaklasan na po natin. Ang una po natin babaklasin ay aalisin po natin yung kanyang air tank. Ito po, niluwagan ko na po yung ilang tornilyo ng air tank. Ito po, at para matanggal po siya, ayan po siya. Ito po yung tornilyo. Subalit, dapat po tayong mag-ingat kasi po ay may malakas na spring ito doon sa loob. So, dahan-dahan po natin bubunutin. Sa ngayon po, tanggal yung tornilyo pero hindi siya bumibigay kasi po ay pinipigil siya nito. Yun po, no? So, ito po siya. Tatanggalin po natin nire para bumiti po yung bracket niya. Ayun po siya, oh. So, din po ire. So, bumiti na po yung bracket. So, ire na lang po ang nagdadala sa kanya. Iring, yun po. Yun yung sinasabi ko po na spring ay tumilansik po siya. So, kukunin po natin. Ayun po. Ito pong spring ay hindi naman masyadong malaki. Pero kahit po papano, kailangan nating pag-ingatan. Ang spring po ay dito siya nakalagay. Ayan po. Ayan. Ganyan po yung spring. At the same time po, yun namang spring ay tinutukuran niya yung
piston sa loob. Hayon po yung piston. So, ilalagay po natin yung piston, yung spring, ayun po ang pwesto niya. O, yung pong sinasabi kong push rod kanina na magtutulak, ito po. Ito po, oh, yung push rod ng piston. Ayan po, oh, yung push rod ng piston. Ayan po yung piston niya. Meron din po siyang, kung makikita po ninyo, meron din po siyang goma o yung tinatawag nating repair kit. Ayun po. Yun po yung ating pinapalitan, itong goma to. Ang kabit po ng kanyang goma ay paharap po. Ayun, pansinin po nyo. Ang kabit po ng goma niya ay paharap din sa supply ng hangin. Dito po siya nakaharap. Ito, oh. Ito po, oh. Yan, oh. Yan po siya nakaharap. Para po, pagka dumating, sumuplay ang hangin dito sa gawin likuran ng tangke, ay tutulak po ito. At itong push rod po na ito ay tutulak din. Lalabanan niya po yung spring at papasok po siya din eh. Ito naman po ay diretso doon sa ating cylinder at tutulak po ang ating piston. So alisin ko po yung spring at susubukan ko siyang ipasok din eh. Parang ganun po ang magiging itsura niya. Ayun po. Ganun po yung mag-itsura niya. Pag po ito ay tumulak, yung itutulak po niya yung piston. Yun. Pero tinanggal ko po yung spring ha? Kasi para po makita lang yung mabuti, yan po yung ayos niya. Yung spring po na ito ay nasa pagitan niya. So, tutulak po ang ating piston ng cylinder at ang ating push rod naman po na mahaba ay nakakabit din eh. Ayan po, ay siya naman po tutulak sa ating fork connection, sa connection po ng ating fork papasok sa loob ng clutch housing. Ayan po. So, sa pamamagitan po ng kombinasyon, ito po yung butas para sa hydraulic oil o yung ating fluid, brake fluid. Ay, sa pamamagitan po ng hangin na galing din eh, ang hydraulic fluid po or ang brake fluid po na nandini, nakaabang din eh, ay mapupwersa pong tumulak papunta rin sa pamamagitan ng piston. Ganun po. Yung po ang magtutulak is itong malakas na hydraulic na air galing sa ating air tank. Yun po. Ang air naman po, gaya ng pagkakasabi ko, ay dinin ang gagaling. At ang trabaho ng driver ay magbukas lang ng hangin para ang hangin ay pumunta dito. Ito po yung saksakan niya. Ito po sa kabila. Oh. Yun po, yung butas na yon. Yun po, yung butas niya. Nakita niya yan. Diyan po yung hangin pupunta at pupunta po siya rin sa bumbong naire at nakadiretso siya sa likod ng ating air tank. So ito po ay walang laman. Air tank lang po ito at for the function lang po ito ng para maikabit natin. Andito po nakakabit yung kanyang bracket para ma-adapt po natin sa block. Yun po, no? O sa transmission. O yun po. Yun po ay tangke lang. Pero ang laman ng kanyang tangke ay piston at repair kit po. Ayan, oh. Ayan. Meron din po siyang adjustment. Kung halimbawa, kinakapos o yung parang maiksi siya, pwede po nating i-adjust ng konti para lumakas yung tulak niya. Ayan po. Pero factory set po ito. Factory set. Okay, normally hindi po natin ina-adjust dahil siya ay factory set na po. So, ito naman po ang ipapakita ko sa inyo ay ang ating piston. Tatanggalin po natin yung piston. Ayun po, ito po siya, oh, yung piston. Kung papasinin po nyo yung piston, ang repair kit po ay sa lubong. Ito, oh, galing din, ayun po. Oh. At yung isa naman ay din, sa lubong po siya. Okay? Hindi po siya one way lang. Kabilaan po siya para sigurado tayong walang leak. Opo. Ayun po, ito po yung ating piston. Ito po yung ating piston ng hangin. Ayun po. Ito po yung
spring natin. Ayan po ang mga pagkakaayos niya. Ere po yung ating hose rod. Okay. Ito naman po yung master cylinder. Kailangan po ay check-upin natin ito na ito po ay makinis para hindi po siya mag-leak. Opo, ayan po. I-examine po natin yung kanyang cylinder. Gaya lang din po ng pag-examine ng isang normal na clutch master cylinder or brake master cylinder. Kung makikita po ninyo, tagpusan po siya roon sa kabila, oh, yung butas niya. Pero meron po siyang oil seal din eh. Here po, oh. May oil seal po siya at may bushing po siya para hindi po kumakawag yung ating push rod. Ayun po. So, narito po siya, binaklas ko na po yung ating air chamber. Ito po, ano po ang laman ng ating air chamber? Ito po yung kalahati, yung kanina. Tinanggal ko po yung mga tornilyo niya. Andito po ay yun lang check valve. Yun lang po yung ibubukas. Ngayon po, nakita nyo yung butas na yan. Ito po, yung butas na yon, diretso po rin sa butas na yon. At yun po ay didiretso din eh sa butas na yan. Oh. Ayan po, oh. Yung butas po naman na yan ay diretso rin sa likod ng ating tangke. Ito po yung ating tangke. Ito po yung ating pipe na kasama po ni Re. So, papasok po doon at pupunta sa likod ng ating tangke. Okay, tatanggalin ko po itong diaphragm. Ito po yung diaphragm niya. May spring po siya. At ito po may piston din po siya. Ayun po yung diaphragm. Ito po, inspeksyon natin kung hindi siya butas. Kasi po ay siya ang naghahati ng atmospheric pressure at yung high pressure side. Dito po, sa gawin nari ay atmospheric pressure side. Ang ibig po sabihin ay yung mga return, lahat ay dito lang po siya lalabas. Lalabas po siya dyan. Kaya andito po yung atmospheric pressure side at andito po yung pressure side, yung high pressure side. So, hinahati po siya ng diaphragm. Eh, paano po kung sira yung diaphragm? So, hindi po siya gagana. Maghahalo po yung atmospheric pressure at yung ating high pressure side. So, yun po. So, ito lang po yung ibubukas ng ating driver galing sa kanyang pedal. So, ano pa po? Ang mga importante rito, ito po, ano yung po yung switch ito? Yun, asa loob. Ito po yung mga butas, papasok din eh. Para po din naman po yung bleeder, dito po yung kanyang breather. Dito po yung breather. So, ibabalik po natin, ganun lang po, ayun, inspeksyonin lang po natin kung hindi butas yung diaphragm, i-guide lang po natin yung ating piston, ayun po, may guide po siya sa loob. Ipusuot po natin doon sa loob, i-guide natin, ayun. At sisiguraduhin po natin yung gasket ay nakatapat doon sa butas ng hangin, ayun po, ano, ayun, ayun. Doon sa gasket or diaphragm po. Ito ay parang dalawa trabaho niya. Gasket na ay diaphragm pa. Ito, dito naman po sa kanyang takip, makikita po ninyo, andun yung butas, ayun, itatapat lang po natin sa doon. Ayun, gaya po nun. Ayun. Tapos po, puhulihin po natin. Sandali lang po at wala tayong cameraman ngayon. Ayun po, ayun. Puhulihin po natin. At pag nahuli po natin, yung isa ay tuloy-tuloy na po yan. Ayun, gaya po nito. Ayan. Iyan po natin ang Phillips screw para kumagat. Ayun po, kumagat na po siya. Ayan. Kumagat na po isa. O sa tuloy-tuloy na po yan. At so, yun naman pong isa. Ayan. Hanggang sa matapos po natin siya. Tapos, ikakabit na po natin yung kanyang tank. At isa-isahin po pong ipapakita sa inyo kung paano ikakabit yung mga pyesa na tinanggal ko kanina. Ayan po. And then
One minute po. May re-recheck ko lang po, ah. Re-check ko lang po. May iti-check po tayo. Bali lang po. Ayun. So, sa pagbubuo po ay kailangang maingat tayo kasi maaari pong may makalimutan tayo. So, ibalik po uli natin. Ayun po. Tapatan natin yung dati. At gamitan po natin ang screw. Ayun po. Ito na po siya. Nakakabit na po siya. Ayun po siya. Tapos, i-assemble na po natin yung piston. Ito po yung piston natin. Ay, ibabalik po natin doon sa kanyang housing. Ayun po. Lagyan lang po natin ng grasa para magtagal po siya bago siya matuyo. Ayun po. Papasok po natin ganon. Yun. Sa loob at hihulog po natin yung spring. Ito po yung spring. Yun. Ayan. Nilagay na po natin yung spring. At tatapatan po natin i-ring supply ng hangin na ito. Dito kung saan po siya nakalagay. Ayun po siya. So, yun po yung ating palatandaan. Ayun po. So, kailangan po ay magtapat yung dalawa na yun. Ayun din po yung spring. Ayun po. Itatapat po natin siya doon. So, hindi po tayo maliligaw sa pagbabalik. O kung maganda po, eh, lagyan po natin ang marking bago po natin tanggalin. Pero kung hindi po natin nilagyan, yan po yung ating palatandaan. So, ganun po. At ikakabit na po natin. At ito po ay medyo matigas-tigas ng konti. Kaya, kailangan ay ilagay ko po rito. At dito po natin panoorin yung aking mga ginagawa. So, sandali lang po. Ayan po. Mapapanood po natin yung gagawin ko. Ito po. So, ito po. Uhulihin ko siya at igagaya ko na po yung mga tornilyo. Ito. Ayan. Tapos mga dalawa po. Ayan po natin. Ayan po siya. At ikakabit po natin din eh. At the same time kapag po natin. Ayan. Ayan po. Tapos ilagay natin yung tuwerka. Ayan. Tapos yung kabila po, ayan, ayan, ipoporma po natin yung ating supply ng hangin. Ayan po, ayan. So, kini po yung supply ng hangin. Ayan. Kailangan, ipoporma po natin. Ayan. Siya. Tapos, pwede na po nating ilagay lahat. Meron po. At, higpitan lang po natin yan. Pwede na po rin nating ilagay yung ating piston. Pero dapat po,
Ang piston po ay may dalawang butas. Yung pong isa ay maliit, yung isa po ay malaki. Yung pong malaki ay sa gawing labas. Dahil ito po at tumatama sa pusrat papuntang clutch. Opo. So, ang kabit po, yung maliit po, lalagyan po natin ito ng special kind of grease na kasama po ng ating repair kit. At ipapasok po natin ang piston. Ngayon ito, ito po. Yun. At pwede na po natin ikabit yung ating rubber boot. Yun. Medyo mahirap po siya ng konti, pero maikakabit din po. Ayan. Ito po, ngayon ay nabuo na po natin siya. At ipapainal na lang po natin yung mga higpit niya. Kailangan po nating check-upin kung mahigpit lahat. Ayun po, dito, ganyan. Tapos check-upin po natin ito kung mahigpit din po siya. Okay, ganyan po, dito. Ganun din po. Ayan. At yung pong isa din sa baba. Pag nahigpitan na po natin lahat, pwede na po natin siyang testingin o pwede po natin siyang ikabit at para po ating ma-bleed. So, bibigyan ko lang po kayo ng konting informasyon about sa pag-bleed ng mga truck na ito. Dahil kung baguhan po tayo ay aabutin po tayo ng mahabang oras sa pagbi-bleed lang. So ang ginagawa po namin is doon sa mga datihan ng gumagawa ng booster ay ikino-close po namin yung plug din eh. Yung pagtinanggal po namin yung aming fitting dito ay ikino-close po namin para hindi po makubos yung laman na brake fluid. So madali lang pong mag-bleed dito po. In case naman po na talagang naubos at tumapon lahat, pwede po nating bombahan ng hangin. Pasupplyan po natin ng hangin para bumilis ang paglabas ng brake fluid dito. O yun lang po ang ilang hints para sa pagbi-bleed. Sige po, at ipapaliwanag ko po ang about sa PowerPoint. Makikita po ninyo sa aking ipapaliwanag kung ano yung aking mga ginawa, at ganun din po ay tugma doon sa ipapaliwanag ko mamaya. O sige po. At ito po, at ipapaliwanag ko sa inyo ngayon ang kung paano gumagana ang isang clutch booster. Pero bago po tayo pumunta ron ay ituturo ko po muna sa inyo ang mga pangalan ng mga piyesang ito. Ang importante po rito ay itong kulay green na piston. Ang tawag po nito ay puppet valve. Ito po ang binubukas natin sa pamamagitan ng hydraulic pressure galing po sa ating pedal para pumasok ang hangin. Nakikita po nyo ang red arrow para pumasok ang hangin at makarating ito dito sa likod ng ating piston. Meron po tayong spring dito at meron dito, ang tawag po natin dito ay upper body. Ito po yung exhaust cover o yung ating breather. Ito po yung ating air chamber. Relay piston po. Piston po ito na nasa loob malapit dito sa hydraulic, sa bleeder po natin. May piston po rito. Pag pumasok po ang fluid dito, itutulak niya ang piston at ibubukas niya ang ating puppet valve para makapasok ang hangin. Relay piston po ang tawag sa kanya. Dito naman po sa gawing likod ay piston plate po, yung malaki na may goma na pinakita ko sa inyo sa overhauling. At spring po, yung malaking spring dito. Yung po ang return spring niya ng piston. At makikita po ninyo ang mahabang pushrod. Okay. Ito po yung mahabang pushrod at ang ating rubber boot. So, ano pa po ang mga pyesa ng isang booster or clutch booster. Of course, meron po tayong pushrod. Nakakabit po siya sa piston. Kasama po, ang sabi ko sa inyo, na-adjust po siya. Meron pong cylinder shell na tinatawag o yung pinaka-air tank. At
dito po yung hydraulic pressure from clutch master, dito po sa red arrow. Diyan po pumapasok yung brake fluid. Ipinakita ko na po sa inyo. So, ito po yung hydraulic piston. Iba naman po yung hydraulic piston dito para lang po yun doon sa pagbubukas ng ating puppet valve. Ito naman po ay ang hydraulic piston na itutulak ng brake fluid para po bumuga ang ating cylinder in case wala po siyang hangin. Ang ating pushrod ay bumuga. At may return spring din po siya, yung malaking spring. So, yun po ang ating mga pyesa. Ngayon, ipapaliwanag ko po ngayon ay kung paano naman siya gumagana. Okay, ang unang scenario po ay before clutch pedal is pressed, bago po natin pedalan o tuntungan ang ating clutch pedal, ano po ang kondisyon ng ating booster. Ang ating pong booster bago natin pedalan ay nakasagad po siya ng atras dito ang piston sa pamamagitan po ng large spring na ito. Tinutulak po siya ng patras. Nakita po niyo yung arrow. Ngayon, naka-atras din po lahat pati ang pushrod. Pushrod po ay naka-atras. Pushrod po ng papunta sa fork ay naka-atras din po. At ito po ay naka-close. Nakita po ninyo ang kulay green ay close po. Wala pong hangin pumapasok. Naka-close po siya. Tulak po siya ng spring. Ayun po. Yun yung kondisyon bago natin siya pedalan o tapakan ang ating clutch pedal. Ayun po. Nakasagad po siya. Ay tinuturo po ng arrow. Tinutulak ng spring sa gawing rearwards. Ngayon, ano naman po ang mangyayari pagka when the clutch pedal is depressed o pagka tinapakan na po natin yung clutch pedal. Ang mangyayari po, or tinapakan po natin yung pedal, mayroon pong hydraulic pressure o fluid na pupunta rito. Ang ibang fluid po ay magtutulak sa piston ng bahagya. Ang iba po ay papasok sa ibabaw sa ating chamber at itutulak po yung piston dito sa ibabaw para po ibukas yung green. Yung po, nakita ninyo, kanina nakaawang iring, ngayon po ay nakaangat na ng konti. Ano po ang mangyayari? Ang air pressure po galing sa tangke, which is 8.2 bar, ay makakapasok na po siya dito sa tubo na ito at itutulak po ang ating piston. Nakita po ninyo, with 2 arrow, red arrow, itinulak po niya ang piston at ang piston po ay itinulak naman ang kanyang hydraulic piston at ang ating pushrod po ay itinulak ang ating fork papuntang release bearing. Ayun po. Nung pinidalan po natin ay may pumasok na hydraulic pressure. Yung pong hydraulic pressure na yon ang magbubukas ng hangin sa pamamagitan ng isang piston ay ikukonekta po siya doon sa ating puppet valve na tinatawag. Yun lang po ang tatapakan ng driver na kailangan mong buksan para makapasok ang hangin. Kaya napakagaan lang po. Kailangan mo lang ibukas ang puppet valve para ang hangin ay makapasok sa loob ng clutch booster tank or shell para itulak niya ang piston at gumana ang ating pushrod. Yun po. Pag tinapakan na po natin yun, meron pa pong ibang scenario. Ang scenario naman po ay ganito. When the clutch pedal is released, paano po ang mangyayari kung ang clutch pedal ay in-release natin? When clutch pedal is released, pag binitiwan na po ng driver yung kanyang pedal sa clutch, sa pamamagitan po ng malaking spring ay itutulak po muli rearward ang ating piston. Babalik po siya at babalik po ang ating hangin dito, ang ating air pressure at pupunta po siya sa breather. Ayun po, babalik po siya mula rin as in red arrow. Pumalik po siya at pumunta sa breather. Yung po tinatawag nating exhausted air. At ang ibang hangin naman po ay pupunta lang din sa loob ng tangke para dito po lang siya. So, ano pa po? Nakikita po natin. Ngayon, binitiwan na yung pedal, sumara po yung puppet valve. Sarado na po siya. Wala na pong hangin papasok galing sa air tank. Okay? Kasi po sarado na ang puppet valve. So, ganun po. At aatras din po ang ating pushrod galing sa fork. At aatras din po ang ating hydraulic pressure or brake fluid sa kanyang line. Okay, ayun na po, no? Pag binitiwan natin. Paano naman po kung halimbawa ay nawala ng hangin? Hindi na po ba tayo makakapag
kambyo o hindi na po ba tayo makakagalaw when air system fails. Wala po na maaari pong naputol ang isa sa mga tubo, compressor ay nasira, hindi na po ba tayo makagagalaw sa ating kinalalagyan? Makagagalaw pa po tayo sa pamamagitan po ng hydraulic pressure manually. Manually, maisusupply po natin ang ating hydraulic pressure here at pupunta po siya rito, ibubukas po niya ang valve pero wala pong bisa. No any action because there is no air that will come here even though it is open. So useless po yung ating pagbubukas ng puppet valve kasi po ay walang hangin dito. So, paano po tayo makagagalaw kung ganun at wala pong hangin pumasok? Paano po? Ay, kaya po mayroon tayong piston na meron din po siyang mga repair kits o rubber cups. Ay, gamit po ito kung halimbawa at mawalan po tayo ng hangin, hydraulically, itutulak po niya ang piston. Ayun, nakita niyo yung dalawang arrow, itinulak po ng hydraulic pressure yung piston dahil meron po siyang silkit dito, so tutulak po ang ating pushrod, ayun po, at makakakambyo po tayo. Makakalis tayo sa ating kinalalagyan, subalit medyo may katigasan nga lang po. Kaya kung halimbawa po at nawalan tayo ng hangin, ang isang clutch booster type clutch ay pwede pa rin po at magagamit pa rin po natin gaya nga lang po ng isang ordinaryong clutch system, hydraulic clutch system na lang po. Hindi na po siya air or ginagamit na tinatawag nating air booster or clutch booster. Yun po yung mga maaaring mangyari kung halimbawa at mawalan tayo ng hangin. So sana po ay malinaw sa inyo ang aking mga ipaniliwanag. Ganun pa man po, kung mayroon kayong mga katanungan po, pwede po kayong mag-comment sa ibaba ng ating video at sasagutin po natin ang hindi malinaw sa aking mga ipaliliwanag. Ulit-ulitin lang po natin ang ating video at nakakasigurado po ako na marami kayong matututuhan at makakabisado ninyo ang operation ng isang clutch booster. Sige po. Sana po ay mayroong kayong natutuhan sa aking mga ipinakita sa inyo ngayon. Doon po sa mga pinakita ko sa pagbabaklas, sa pagkakabit, at ganun din po sa pinakita ko sa inyo sa ating lecture. Ulit-ulitin lamang po ninyo at maunawaan po ninyo ang lahat at ito po ay magagamit ninyo sa inyong mga pang-araw-araw na mga gawain. Ito po ay maaari din pong magamit ng ating mga driver upang maintindihan ninyo kung paano gumagana ang ating clutch booster. Ganon din po sa mga baguhang mekaniko, napaka-importante po nito. At para po doon sa mga eksperto na po talaga, ay panoorin po ninyo. At kahit po papano ay baka meron kayong mapulot sa aking mga ipinakita ngayon. Inanyayahan po kayong lahat sa na manood ang ating mga video sa ating YouTube channel, The Diesel Doctor PH po. At doon po sa mga hindi pa nagsubscribe ay magsubscribe po kayo. Ganun naman po sa ating mga datihan na at mga parati na pong mga sumusubaybay ay ipagpatuloy po lamang ninyo ang inyong panonood at marami po akong mga ipapakita at ituturo sa atin. Pwede po kayong mag-request ng mga topic, pwede po kayong magtanong at sasagutin po natin sa abot ng ating makakaya. At hanggang dito na lang po. At minsan pa, ito po muli ang inyong Diesel Doctor at nag-iiwan po sa inyo ng magandang tanghali po sa ating lahat.